Magandang gabi mga kakamping, mga kabunyog, mga boss. Maraming salamat to sa dumadagdag na subscriber, no. Magbigay lang ho tayo dito ng reaksyon. Mga progresibong grupo nagpuprotesta para tutulan ang panukalang Maharlika Investment Fund. Maharlika na naman. Ano lang ho to, 7 hours ago, no. Alam naman natin sino yung mga investment na sino-sino yung mga may investment sa abroad, di ba? Alam niyo ba yan? Yan, okay. So, kaya tayo po ay patuloy na tumututol. Mahalaga yung ginagawa natin sama-samang pagkilos. Dahil kung kami lang na mga oposisyon o makabayan nagsasalita doon ay medyo paano kami sa bilang pag nagkaroon ng putuhan kung ito ay papasa at hindi. Kaya mahalaga yung boses ng mga mamamayan, mahalaga yung boses ng ating mga pensioners, yung ating mga contributors sa GSIS, SSS, at syempre yung mga government employees. So muli mga kasama, tutulan, tabalan, huwag pahintulutan. Marami hong ayaw talaga dito sa naisip nilang ito, no? Napakialaman yung pera ng SSS, GSIS at rally ho, rally ho. Ha? Ito pa ho isa. Ito naman ho, kala ko hindi ko na maririnig to si Attorney Guanson, eh. Si Bardagul. Oo. Billionaires should invest in Maharlika funds, not... Oh, ayan. Ah, 2 days ago na ito eh. Guaranteed. So, Julie said, GSIS and SSS, let's stick with that. The fund will be guaranteed. So, regardless of the earnings or losses of the funds, the principal of the fund is guaranteed. Hindi kami naniniwala dyan. Hindi kami naniniwala dyan. Dahil yun lang ang pera namin pag tumanda kami, GSIS at SSS. Hindi kami naniniwala. Kasi, okay kung nandyan si Joy Salceda, bakit? Nandyan pa ba siya after 6 years, 10 years, 20 years? Eh kung malugi yan, sino? Sino ang sisingilin namin? Anong guaranteed? Sino nag-garanti niyan? I-deficit na nga yung bansa. Ah. Ikunin nila sa General Appropriations Act. Eh hindi nga kayo makabayad dyan ng mga 100,000 sa senior citizens. Eh, babawasan niyo pang General Appropriations Act. Hindi nga kayo bibigay sa disability allowance fund ng mga persons with disability. Baka kulang ang pera. Kaya hindi nyo maibigay lahat. Actually raise revenues for the government. But then this particular fund is hopeful that this wouldn't just raise revenues for the government, but it would actually help spur the economy by funding domestic projects. So that's the fund. How can you spur the economy, Karen, at the current rate of the economy? Tama si Senator Amy. Alam mo, kahit tama yung iniisip nyo, wrong timing kayo. Wrong timing kayo, tol. Kasi tingnan nyo naman ngayon, halos wala na nga tayong makain ang mahal-mahal ng talong, ha? 140 a kilo, oh? Ang kinakain ng mga aso ko sa yote, wala na. Wala nang sa yote this week. Dahil 50 pesos na a kilo. Wala na nga kaming pambili na makain namin, na makain ng mga mahirap. Nag-iisip. Nagwawala na naman si Commissioner. Big time yun ang mga kapital. Tumutok na nga kayo sa trabaho natin. Paano
Ang daming problema ng bansa, Karen. Iniisip ng mga leader natin, yung mga big time na panukala. Eh kayo, hindi kayo magugutom. Eh kami, mga tao namin. Okay, now the issue is it already passed the committee level and Congressman Joey Salceda is hopeful that by December 12 it will pass. And I wanted to, I caught you on something you mentioned a while ago. You said maybe if it were GMA and you were referring to former President Arroyo, you said maybe you would support the fund? No, maybe 50-50. So sabihin ko 50-50, baka pwede pa, di ba? Why then? What's the difference? He doesn't understand macroeconomics. Who is the one whispering in his ear? But you do have the financial... Who is the one who is whispering in his ear? Sabi ko, di ba dati? Aasa ko talaga si His Excellency, sa advisor. Oh, kaya siya sabi ito ni Commissioner Guanzo, no? You have the likes of Ben Jokno. They're just using you because of your political capital. Huwag kayong pumayag dyan, sir. Huwag kayong pumayag dyan. Gusto nila, hindi sila mag-chairman dyan. Eh, bakit ikaw ang ulo mo yung ilalagay dyan sa guillotine pag nalugi yan, Mr. President? Huwag kayong pumayag dyan. Tsaka, bakit kayo papaya? Nagmamalasakit siya kay Mr. President, ah, oo. Ang ganda-ganda na ng tingin ng tao sa inyo, kahit Marcos kayo, kahit di ko kayo binoto. O sabi niyo, mataas ang capital, ano, political capital niyo. Eh, di ituloy mo yan. Eh, bakit ka papasok dito sa negosyo na hindi mo alam? At saka, negosyo na walang pera yung bayan mo, ibaba mo muna presyo ng mga makakain namin. Yun na unahin niyo, i-tax nyo na yung mga mining niya. Ba't ayaw niyo i-tax ang mining niya? Ang baba ng tax sa mining? Kasi yung mga mambabatas na yan, marami dyan sa kanila, may mga investment interest mayari na minahan. Yan talaga ang totoo, masakit, pero sasabihin ko talaga, hindi ko kayo pangalanan. Mag-isip-isip naman kayo dyan, sir. Okay, all right. Now, Congressman Joey Salceda said it's the president himself who actually suggested the fund, which is why you have the House Speaker and his son, of course, two relatives of the president, who actually are pushing for the fund because the president himself suggested it. That's what Joey Salceda said. Kasi Karen, somebody put in his head, in BBM said, na tayo ay rising star of Asia. Sino ba nagsabing rising star tayo? Ang World Bank ba nagsabi na rising star tayo? Baka mali naman ang dinig ni BBM, Attorney Guanzon. Baka losing star, But when you, well, you have the numbers of 7% growth. May pumasok sa ulo ni BBM na rising star of Asia, so they're feeding him this megalomania. At sasabihin nila ngayon, siya ano pa si Bunon ito, Mr. President, ginagamit ka lang ng mga yaw, kang pumayag, sir. Okay, so I guess you've made your point clear. The thing is, you do know that the likelihood of this passing in the House is strong. Oh, sir. Oh, ma'am. Pero magrarally kami. Tututol kami. Demokrasya kaya ito? Sabi nyo, unity. Unity naman kami, kung sa tama. Abay, wala pa nga kayo isang taon dyan. Iwawaldas nyo na yung pera ng mga taong bayan na yun na lang inaasahan. Alam niyo ba magkano lang ang SSS na lang nare-receive ng mga tao kilala ko? 2,000 a month? Yeah. Magkano ang medicine ngayon? Lalo na pag mayroong psychosocial disorder yung anak mo. Ha? Kayo, 2,000, isang pitig nyo lang yan eh. Isang kain nyo lang yan eh. Tapos yung mga tao, 2,000 naman. Isasangla nyo pa? Okay. But then the SSS and the GSIS, they do invest. See, that's the other thing. Congressman Joey Salceda said, they do invest. So what's the difference between what they invest and moving to the stocks? In this case, yung pera nila, force sila to put capital. Eh wala na silang pakialam, wala na silang say doon, yung board ng GSIS kung saan nilalagay yun. Dahil may sarili ng investment corporation yung Maharlika Fund yan. At saka bakit ba yung Maharlika Fund? Alam mo, nung mga tayo palahibo ko dyan sa Maharlika ang pangalan na yan, pwede ba? Alam nyo, mahirap talaga po ang... And bagay na pangalan niya, Commissioner, Maharliko. Ah? Magtiwala. Kaya sabi ko sa inyo, mga mambabatas, no, mga my dear colleagues, my respected lawyers there, economists there,
I'm begging you, tigilan nyo na muna yan. Pagbinter muna kayo, tingnan nyo kung bababa yung presyo ng langis, tingnan nyo kung tataas yung foreign reserves natin, tingnan nyo kung ang ating deficit na ratio sa gross domestic product natin ay bababa. Is 6.5% ang deficit sa gross domestic product. Ha? Ang laki nun ha. Yung inflation rate what 7.7%, that's already the highest bracket na binabantayan ng central bank natin ha. So bakit nilipsos ipupus ito? Ano bang nagmamadali? Sino ba nagmamadali? Sino makikita? Siyempre yung nagmamadali. All right, on that note, Congresswoman Rowena Guanzon, I want to thank you for joining me today, but is there a message? Clearly, you brought out a few things. Ito, mabigat yung message, ha, mga bosa. Siguro napanood nyo na ito. Timing, the question of the timing, the possible use of the political capital of the president, prioritize first on other issues. Is there anything you'd like to add? That who knows, the president may be watching you. Mr. President BBM, yeah. I did not vote or campaign for you. Ah. But I wish you all... Hindi siya plastic, di ba? Kakamping to you, ah. Oh. The best in turning the economy around because we are all in the same boat, sir. Do not be tempted by these heroic notions that you can save this country in 3 years. No great leader has done that in 3 years, and you inherited a 13 trillion debt from the previous administration, which is just the one that really burdens you a lot. Yung previous administration daw, ah, the one that really burdens you a lot, ah, ito talaga yung si Duta, eh Duta, eh, si Dilong, ah. Suggest, sir, and this is your unsolicited advice, that you solve first all the domestic problems in our country instead of focusing on some big time investments that may not yield a profit for future Filipino generations. Good luck to you, Mr. President. And sinasabi ko sa inyo, unity din naman ako, basta sa tama lang po. Makakaasa po kayo, basta sa tama lang po. Pero dito sa Maharlika Wealth Fund, tutol po kami. Tutol po kami at para na rin po sa pagpaging pangulo ninyo, ang advice ko po, huwag po kayong pumayag dyan na ang ulo nyo ang isasanla nila sa taong bayan. On that note, Congresswoman Rowena Guanzon, thank you for joining me today, ma'am. You take care. Alam nyo na, mga boss, ang gulo-gulo nitong Pilipinas, ano? Ngayon, sinasabi, nag-iimbita kayo ng foreign investor dito. Sinong wala sa sarili pupunta rito sa kanilang klaseng bansa para mag-invest? Ha? Eh, sarili nga nila, sarili ng tao dito eh. Walang tiwala sa gobyerno na ito eh. Oh, di ba? Oh, ayan, nagrarally na yung mga tao. Oh. Tsaka kung isa, pagtitignan ko sa umaga yung cellphone, mga shabu, may nagpatayan, may mga kung ano-ano, mga sindikato. Mga ano eh, mga ang news eh halos siguro mas ang ratio isa sa lima. Isang maganda, lima pangit. Oo. Tsaka yan nga, o yung Marlica na yan, nakalain mo ba naman, ang dami naman, o yan, hindi na mahirap na yan. Ako pa magsasabi. Yan na, o, sila na talaga eh. Si Christian Isguera, oh, napakatindi rin ng bisita niya kanina. Sila Ted Pailon, sila. Kung maganda talaga yan, kaya sabi ko na nga eh. Bakit pa nga? Ba't kukunin ninyo yung sa GSIS saka sa SSS? Oh, naaasahan nga nitong mga gustong magkaroon ng pensyon na mga matatanda. Oh, para sa kanilang pagtanda, kagaya si Commissioner Rowena Guanzon. Oh, di ba? Anuhin na nga na raw niya, iraransam na yata niya. Ramsam. Yung kanyang pensyon eh. 1 milyon kukunin niya yata eh. Oh. Bibiglain niya na eh. Baka abutan pa na indulto eh. Oh, kaya sabi ni Karen Davila, ano kayo ng pagsasalita at Commissioner, baka mamaya mataranta yung mga tao, gayahin kayo.
Ah, basta kukunin ko yung ganun. Oh. Sino mag-iimbest ganitong klaseng ano? Tiga. Tsaka yan nga, 275 billion ang kukunin, ha? Para ma... kukunin ko saan sa ano? Land Bank, SSS, GSIS, ewan pa isa. Ha? Para maligo yung 275 billion. Hmm. Hmm? Eh, kayang-kaya naman ng mga bilyonaryo dito yan, ha? O, yung mga negosyanteng malalaki, ha? Mga sinasabi na oligarte, ha? Kung talagang kikita yan, ha? O, di walang gulo. Maganda pala yung pagpapasukan nyo ng pera, eh. Di kayo na. Private na. Huwag nyo nang pakialaman yung pinaghulug-hulugan ng mga tao. O, ng ilang panahon. At inaasahan nila yan, pagdating ng pag matanda na sila, meron silang pensyon na kukunin. O, eh ngayon, kakatayin ninyo. O, wala. Ganyan. Walang mangyayari talaga. Ipinipilit eh. O, pinipilit. Eh, marami hong magrarally. Sa 9 yata, 9. Oo, sila, Attorney Enzo Rector yata, magkakaroon din ng rally. Para tutulan niyang Maharlika investment fund na yan. Oo. Wala. Pag ganito, wala na no, talagang pag-asa itong Pilipinas na ito. Tapos mag-iimbita kayo ng ano, foreign investor. Wala. Oo. Pumunta si His Excellency, nag-iimbita siya na mag-iimbest dito. Wala. Sino mag-iimbest? Sa ganitong klase kagulong bansa. Hmm. Sige nga. Mag-collab na po tayo mga boss. Shout out friend Sherwin Sapeda, sabi niya. Magandang gabi po, Sir Rox, sa ating pong lahat, mga ka-warriors. Para na po akong nanood ng maala-ala mo kaya sa kwento ng buhay mo, Sir Rox. Masasabi ko po eh, makapangyarihan po talaga ang tawag ng pera, Sir Rox, sabi niya. Tingin ko po eh, hindi po talaga si Lord ang sinisimbahan niya tuwing siya po eh magsisimba. Ang dinig niya po sa kalembang na simbahan eh dagdagan, dagdagan, dagdagan. Ito yung comment ni Prince Ervin doon sa ano eh. Ah, tungkol doon sa hipag kong mabait. Ito si Mila Tomas oh. Sabi ni Mila Tomas. Karoke, I can relate to your story pero wala naman pong dimandahang nangyari. I'm the eldest of four and only girl. I joined the US Navy when I was 19 and I retired when I was 39 years old. Money was good when I was in active duty and I was able to help all my siblings plus my lola and mom were living with me. But when I retired, money became tight and I wasn't able to help them anymore. Now, I'm a stranger to them. Hindi na nila ako kilala. Ni Facebook o Messenger or email man lang, wala. Nakalimutan lahat ang mga nagawa kong tulong and nagalit pa sa akin dahil I moved back to the Philippines. Nagbubuhay mayaman daw ako dito. Oh. Wag naman ganoon mga relatives ni friend Milad Tuwasa. Wag niyong gayahin yung ano yung pamilya nitong asawa ko ha. Li Chang, shout out Li Chang, sabi ni Li Chang. Tuloy lang ang buhay. Basta kung anong reklamo ni Grace, harapin at dapat din ipaglaban ang para sa asawa mo. Kung di man makamit, si Lord ang bahala sa taong nagpaparaya. Hindi naman madadala ni Grace sa hukay ang kayamanan. Iiwan din niya yan sa mga kapatid. Yun lang, lalong magkakamkaman. Kaya ngayon pa lang dapat iayos na habang buhay pa ang nanay nila. Yun nga eh, friendly Chang eh. Mamamagitan sana yung nanay nila. Wala eh. Yung nanay nila eh, parang ano. Kakita ka ba nung baka may ano sa ilong? Maski san hatakin ng grasya eh. Sumusunod eh. Oo, ganun. Ah, pero sana maayos sa korte. Korte. O saka sana marinig ito ni Gracia. May pagkakataon pa nga siya. Ha? Para siya eh umayos. Ha? Kung naniniwala ka sa Diyos, Gracia. Ha? Simba ka na simba, baka mabigla ka umusok dyan. Mataranta ka. Ha? Payuhan ang mga anak at huwag magpauto. O yun nga, uto-uto eh. Sa isang anak lang.
Kasi anumang ari-arian ng tatay at asawa mo, nanay lang nila ang may karapatan magmay-ari. Unless namatay na si nanay, mapupunta na yon sa mga anak. Hati-hati. Pero, min hating kapatid, sabi niya, oh, sa mga business naman, proceeds and proofs belong to the person who handled the business. Oh, galing ni Lee Chang. Divine Wilson, my friend, shout out, ha, sabi niya. Sa drama ng buhay, hindi ka nag-iisa, Tyroke. Oh, bakit, friend Divine? Nakaka-relate ako dahil medyo may hawig sa istorya naming magkakapatid, pero mabait ang Diyos. Nakarma din sila. Have faith, Karoke. Help is on the way. Salamat, friend Divine. Ang sasarap talaga, no? Alam nyo, siguro God's will na mapunta ako dito at magkakakilala tayo. Totoo. Ha? Si friend Sherbin ulit, oh. Kapatid na Grace, maligayang Pasko sa iyo. Mahal ka ni Lord, pati ng nakatatandang kapatid mo sa iyo. In the spirit of Christmas and birthday ni Jesus, give yourself the best Christmas gift that you could ever have. Ask forgiveness to the Lord with sincerity and humble yourself sa kapatid mo na nag-iintay lang na yakapin mo and say sorry. Oh, bait ng bait nito, sabi ko. The best feeling that could have ever had is when you have peace in your heart. Your money is useless if you have too much hatred and no peace in your heart, in your life. Money can buy peace and love. And always remember, no man is an island. Sooner or later, one way or another, you will need your sister that you've been taking for granted for so long because of money. Peace be with you, Sister Grace. Salamat, ang galing mo talaga, Pren Sherbin. Si Mila Tomas ulit, oh. Sad to hear naman ang story ng buhay ninyo, ang misis mo, Karoke. But don't worry po, God is in your side. I hope and pray that God touch your sister-in-law's heart to see the truth. Oo, sana, no, ha? Si Mario Santos, oh. Karoke, meron din akong sakim at gahaman na kapatid. Oo, mukhang pare-pares tayo, ah, mga boss, no? Ang sabi ko, ang pera ay hanggang busa lang. Hindi matutulog ang Diyos. At sa bandang edad nabalo. Kaya sabi ko, yan ang wake up call, Karoke. Talagang walang ipinagkalayo ang istorya mo sa buhay namin. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kung ako ay sakim at gahaman na tulad niya, wala na siyang mananakaw. God bless, Karoke. Sabi ni friend Shirley Geyser, sabi niya, ganyan pala ang nangyari, Karoke. Kaya ngayon naiintindihan na kita kung bakit masama ang loob mo talaga sa hipag mo. Anyway, sana mamulat siya sa katotohanan na hindi lang siya ang may sikmura na dapat lamnan. May mga kapatid siya na at pamangkin. Masama ang masyadong gahaman sa kwarta. Hindi niya na madadala sa huling hantungan. Pero sana magkasundo din silang magkakapatid. Oo, ako yun din ang gusto ko, eh. Ah? Kasi nung walang-wala naman sila, hindi naman sila pinabayaan. Namin! Oo, kasi wala nung pere, asawa ko, eh. Oo. Wala nga silang naibigay na ginhawa sa buhay dyan, sa totoo lang. Wala. Sa akin na lang siya nakaramdam ng ano. Kasi nga nung kinuha ko siya, taghirap sila. Oo. Ganun. At nung nagkaroon siya, hindi nagdalawang salita yung magulang niya sa kanya, humingi ng tulong. Bigay lang siya ng bigay. Kasi, sabi ko, nagpaalam siya sa akin, eh, pa, humihiram sila. Piyahiramin mo. Hindi ka gagasta sa bahay namin, eh. Kasi ka natin sa Manila sa bahay namin. Oo. Pahiram mo. Oo. Ngayon, ganito ang ginagawa nitong mga, lalo itong Gracia na ito. Ganda ng pangalan ito, no, friend Shirley. Gracia, disgracia ang nangyayari. Parang pinasok na exorcist ang utak ang puta. Ay, no. Sabi ni Akira Milos, oh. Masayang malungkot pala ang istorya ng buhay mo, Mr. Totoo. Totoo yun, Akira, my friend, ha?
Lebrado Ludovico, shout out. Ha. Blessed morning po, Sir Rox. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Yan si Grace, bahala ng Panginoon Diyos sa kanya. Talaga lang. Hindi pa to nadala eh. Yung kapatid nito na ano na, na pinuno ng kaswapangan, graduate agad, 60 years old pa lang kinuha na. Binigyan ng sakit na talagang walang kagalingan. Oh. Pera lang ang nagdugtong sa buhay noon dahil milyon ng inubos noon sa kakapa-ospital, patay din. Oh. Ewan ko kung ano tawag natin doon. Pero para sa akin, karma yun. Pero gunggong yun, oh, bago namatay yun, pati yung babae niya, siniguro. Tinayuan ng bahay, ha? Walang yan talaga yun eh. Siguro na, nakikipag-chess na kayo sa tanas yun. Joselito Alcantara, welcome to the club. Sabi niya, Sir Rox, napahanga ako sa kwento ng buhay mo. Sana maging vlogger din ako para makita ko rin ang aking pinagmulan. Dahil 3 taon pa lang ako nang mawalay ako sa aking 2 kapatid na mas mga bata pa sa akin. Mula noon, di ko na nakita. Nasa 62 na ako ngayon. Oh, shout out ah. Oh, sa mga, oh sana marinig dito. Ni Joselito Alcantara. Ah, gusto niyang makita yung mga kapatid niya. Sana sinabi mo pre, Joselito, kung ano mga pangalan nila. No? Para isa shout out ko rito. Malay mo ha. Social media, kung saan nakarating na bansa, o baka nandyan-dyan lang sila. Di ba, friend? O, yun yun. Ilan ba? 3 taon pa lang ako nahiwalay ako sa akin. 2 kapatid lang pala, madali yan. Kung buhay pa sila. Ah, friend? O. Susan Castro de la Cruz, shout out, my friend. Sabi niya, ramdam ko, Sir Rox, ang pinagdadaanan ninyo. At naniniwala ako sa iyo. Minsan talagang kung sino pa ang may pera, yung pa ang nag-i-interest sa pera ng iba. Walang contentment at marami po. At marami pero at marami puro pera kahit kapalit ay ang kaluluwa nila. Tama ka diyan, friend. Si Elizabeth Iscare, oh, shout out Elizabeth Iscare ha, sabi niya. Huwag kang mag-alala, Sir Rox. Yang hipag mo, makakarma yan. Mabigat ang parusa dyan. Sa ayaw man natin o hindi, kasi siya ang gumawa niyang ikakakarma niya. Minsan tuloy, parang nagkakasala ka na lang dahil sa kahayupan ng isang tao. Kaya relax lang, Sir Rox. Karma is real. Basta ikaw, God will bless you. Salamat, Elizabeth Iscare. Ha? Ito si Reynaldo Gonzalez, oh, sabi. Sir Rox, isa lang masasabi ko, tadhana na lang ang magbibigay ng gantimpala sa mga taong may mabuting kalooban. Tama ka dyan, friend. Si Akira Milos, oh, sabi niya, sana po magbago kung anuman ang nasa kalooban ng hipag mo po. Oo, sana nga. Ah. Kathleen Remo, shout out, sabi niya. Sir Rox, feel ko po kayo, wag po ninyong pakaisipin mga problema. Ibinigay sa iyo ng hipag mo. Marami pa grace na tulad niya. Kaya wag na po kayong magdamdam. Pabayaan na po ninyo sila. Ang tulad ni Grace, pamilya na po ninyo ang pagtuunan ninyo ng pansin. Yun nga, totoo yan, totoo yan. Nina Merin, shout out, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Lahat siguro talaga tao may problema sa mga kapatid. Ganyan kasi kami lumabas mga kulay ng mawala ang magulang namin. 2 kami ng kuya ko na pinakabunso, pero yung mga nakatatanda naming kapatid ang walang pinagkatandaan mga yon. Ngayon ako naniniwala na mismong kalawang ang sumisira sa bakal. Kinarma sila, Sir Rox. Pero di pa sila nagbago. Ganun pa din. Nakakalungkot, sabi niya. Si Akira ulit, oh. Yun lang po ang nakakalungkot. Kung sino pa ang tinuring mong pamilya, siya pa ang nananakit sa pamilya mo. Di bali po, alam ng Diyos. Yan. Siya ang magbibigay ng hustisya dyan. Oo, tama ka dyan, Akira.
Sumagot si ano? Sumagot si kalat niyo. So ikaw ba nakaranas ka ba ng ganyang sitwasyon sa iyong talagang buhay? Talang buhay, sabi ni kalat ni. Nagtatanong lang po, salamat, sabi ni kalat ni. Sumagot si Akira, yes. Oo. Sabi naman ni kalat niyo. Oh, wow. I hope na kaya mo at nalagpasan mo ang ganyang kabanata sa buhay mo. Always be strong, sweetie, sabi niya. Sumagot na naman si Akira. I learned to forgive because I wanna live in peace and harmony, getting together every day, and I thank God for that. Sumagot na naman si Kalat ni Yon. That's the spirit and such an admirable attitude in life. Yan ang banat dyan. Bless you, mi amor. Ang ganda ng comment nyo tungkol sa love life ko, sa istorya ng buhay ko. Oo. Pero hindi pa yan. Insinyor cut ko na lang. Dahil kung talagang didiin ko yan, talagang maaawa kayo dito sa kapatid na winawalang yan itong hayop nito. Ah, hayop nito. Itong mabait na hipag ko. Ha? Sabi ni Angelina Mendoza. Welcome to the club, Angelina Mendoza. I'm just curious why all the siblings and parents of your sister-in-law are friends with Grace or kumakampi kay Grace except your wife. Ano ba ang kinagagalit niya sa asawa mo? What is her business? Magandang katanungan yan, Angelica, kaya sasagutin kita. Angelina Mendoza, ha? Kasi ganito yan. Kung sa Kongreso, maraming sip-sip. Sa Senado, maraming sip-sip sa administrasyon. Ganon din tong mga kapatid at saka magulang nitong Grace na to. Nakasip-sip sila. Kasi doon nga sila lahat tumaasa eh. Pag kinapo sila, takbo sila doon. Bibigyan sila. Ganon-ganon, ganon-ganito. At yun nga, ayaw nilang bigyan ng ano yan. Parang sip-sip sila nga sila. Kasi alam nila, pag wag nang paintulot ng Diyos, biglang hindi na nagising yan. Wala namang ibang magmamay-ari ng kanil, ng maiiwan yan eh, kung hindi yung magkakapatid. Kasi nga, walang asawa, wala anak eh. Oh, eh lahat yung mga kapatid ng asawa ko eh, ano, puro, bali tatlo yan eh. Tatlo yung ayaw niyang tulungan eh. Ayaw niyang ibigay. Ayaw niyang umasenso. Oh, ang talagang pinagbuhusan lang nito, itong mabait na hipag ko. Yung kanyang panganay na kapatid, yun ang genius niya. Binigyan niya ng grocery, binigyan niya ng hardware, pinatayuan ng bahay. Ah, pati kabit nga eh, napatayuan ng bahay. Oh, ganun din kabaliw kasi ito. Totoo. Yun yun, Angelina. Oh, eh kami hindi umaasa eh. Kaya kinihingi lang namin yung karapatan niya bilang anak. Naliwanagan ko yung tanong mo, Angelina Mendoza. Yo, kasi curious ka. Talaga maku-curious ka. Oo. Pero yun nga sabi ko. Kung hindi lang kami medyo gipit, hindi ko na ano yun eh, pababayaan ko lang eh. Pero mabigat eh, kasi iba ang ginagawa nung kapatid niya eh. Iba eh. Nililipat niya lahat sa pangalan niya eh, gamit yung kagaguhang deed of donation. Kabaliwang deed of donation. Ginagawa niya tanga yung magulang niya eh. Oo, sa mata ng tao ha. Eh sa Diyos wala na siyang lusot eh. Siguradong down siya dun eh. Wala siyang dito may gracia ha. Dito may makukuha abogado, pero sa taas walang abogado rin ba? Baliw. Tandaan mo, yaring-yari ka doon. Yung ginagawa mo, maski ikaw alam mo mali eh. Yung ginagawa mo, katangahan yan eh. Oh, payong kapatid ha, para magising yung utak mo. Simba ka ng simba. Yung pari ang tanungin mo, hindi abogado. Abogado, maski mali, lulusot ka niyan eh. Oh, bayad ka lang naman eh. Oh, maski sino naman ang tanungin mo, walang maniniwala sa gusto mo mangyari. Dudonate sa'yo lahat ang kayamanan ng magulang mo. Ikaw ang pinakamayaman, wala ka asawa, wala anak. Ilan yung, actually hindi lang naman yung asawa ko ayaw niya bigyan. Tatlo sila magkakapatid. Oh. Na parang ayaw niyang bigyan ng mana. Yung para doon ibinigay niya
itinra ano niya doon sa pinakamatandang kapatid niya, yung parang may ano rin, may diferensya rin eh. Oo. Sa kasopangan. Ganun ang nangyari dyan, Angelina, ha? Hmm. Eto si Rodolfo de la Cruz. Shout out my friend Rodolfo de la Cruz. Sabi niya, dapat gracia. Gayahin mo si Ivan Alawi. Sa kanyang ipinamana ang ari-arian ng tatay niya, hindi niya kinamkam, binigyan niya ang mga kapatid niya. Kaya magaan ang gracia sa kanya. Grace, pa naman ang pangalan mo. Umayos ka, Grace, ha? To si ano? Rafael Lanera. Welcome to the club, Rafael Lanera. Kung tawagin niya, sir, ay santong kabayo, banal na aso. Sino ba ang nagdemanda? Sabi ni Angelina Mendoza. Yung asawa ko, dinimanda niya. Ayaw man niya, eh, dinimanda niya kasi nga eh. Parang pinapasukan ng ano sa utak eh. Sabi ni Shirley Gisero, si Bantag, kaway-kaway pa, ginagaya si Queen Elizabeth II na hintay-hintay lang, sabi niya. Ah. Sabi ni ano, Benjamin Sia, shout out Benjamin Sia, paalala mo lang sa kanya ngayon, panahon niya, pero huwag siyang maging sakim, mawawala na ang Diyos sa puso niya. Always remember, God is watching us. Tama. Ha? Benedicto Aquino, shout out. Welcome to the club, Benedicto. Kung walang anak at asawa yung hipag mo, pag namatay, kayo-kayo rin ang makikinabang. Ganun nga siguro. Kaso nga eh, bakit pinasok ng exorcist ang utak nito eh? Itong babae na ito, parang na-exorcist. Oo. Walang kasalanan sa kanila yung kapatid niya eh. Parang ganun niya, gahamanin niya, tapos ibibigay niya lahat sa... Yung kapatid niya, pinagbibili ba niya? Pinaka para sa akin, pinaka may sapak sa tuktok. Bukod sa swapang na, ng babae pa, inanakan pa yung babae, ah, binayan pa. Oh, pero yung, ay, ewan ko. Nina Merin, shout out. Sabi niya, nakakalungkot. Huh? Nakakalungkot usapin tungkol na iwang ari-arian ng mga magulang sero. Pinagdaanan namin ang ganyang usapin. Dalawa lang kami ng kuya ko na pinakabunso ang magkakampi ng sa demanda sila, pero di pa man na-dismiss na agad mga nagkatandaan naming kapatid ang mga pasaway, mga walang pinagkatandaan. Biruin mo, Xerox, pati farmland na nabili namin ng asawa, gusto pang angkilin. Saan ka pa niyan? Pero ako, wala sa akin mga ganyan. Ang importante sa akin, yung kaming magkakapatid, eh magkasundo. Mahal na mahal ko sila. Pero parang di kami babalik sa dati. Namatay yung isang ate ko, di naman lang sila nagkausap. Nagkapatawaran. Ng kuya ko, kakampi ko, masama ang ganun, di ba, Sir Rox? Kaya nagkukwento ka dito na... nagkakwento ka, di ko maiwasang maiyak sa lungkot ng mga kapatid ko. Oo. Yan nga eh, ha? Sipin mong ginawang kagaguhan niyang si Grace, ha? Niya? Ha? Paano ngayon, what if nagkaroon ng hindi maganda pag nagkasakit yung kapatid? Kagaya yan, nagkasakit si misis ko. Alam mo, tumulong? Ha? Kasi nasara kami, nagka-COVID siya. Ang tumulong sa akin, subscriber. Sinabi ko naman yung pangalan nila. Ilan na sila yung mga nasa Team Alapaa pa nung araw, nung nakakagrupo pa ako sa yung Francis Leo Marcos, yung pandemonyo hero. Oo, yun ang kalaban namin nung araw. Kaya umalis na ako, nagkawata-kawata kami. Kasi nga itong mga ibang grupo nito, na iba yung kusunadan lang politiko, kaya nagkawatak-watak, napunta sila sa ewan ko, talino, kung talino yung nasa kanila. Ha? Yun ang problema. Ha? Alam mo, ha, nung namatay yung swapang na kuya nila, halos ayoko siyang papuntahin itong asawa ko. Alam mo sagot ng asawa ko?
Wag. Nakakahiya sa kanila. Kapatid ko sila. Put. Sabi ko, kapatid eh, put. Napipi ko na eh. Kapatid ba, turing sa inyo, kako? Sobrang ano mo. Hindi, sige, punta ako. Pero hindi ako pumunta. Hindi ko kaya eh. Oo. Pero yung namatay yung tatay nila, mga boss, nung namatay yung tatay nila, ako pa halos ang nag-asikaso. Yung mga catering materials, lahat, ako pa nagbayad ng kusinero. Hindi pa ako hindi ako talagang ano eh, hindi ko alam eh, hindi ko alam. Pero nung namatay yung tatay nila, hindi ko alam na nakaplano na palang walang yain nila yung kapatid nila. Pero kung alam ko lang, di ako bumunta. Hanggang sa ospital, araw, gabi-gabi kami nandun kami ng asawa ko dahil tinitingnan namin yung biyanan ko. Kasi mahal na mahal ng asawa ko. Yung mga yan, magulang, kapatid, mahal na mahal niya. Walang biro yan. Mahal na mahal niya. Kung bakit nadimonyo itong Gracia, tsaka yung mga kapatid niya, pare-parehas din sila eh. Dapat sana, yung mga kapatid niya, lalo yung sumunod sa kanya na pinagmalasakita namin, ha? Kilala mo kung sino ka, ha? Spoiled ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Ba't ganyan ang naging galaw mo ngayon? Anong ginawa sa'yo masama? Ko! Tsaka ng kaati mo. Hindi ko nababanggit yung pangalan mo. Alam mo kung sino ka. Mano man lang sasabihan mo yung kapatid mo dahil alam ko eh. Magkakasundo kayo eh. Mano man lang sabihan mo yung kapatid mo na huwag naman manang. Wala namang ginawang kasalanan sa atin yan na bakit ginaganyan mo. Dapat ganun eh. Wala eh. Payag kayo eh. Kasi alam ninyo eh. No? Buti kayo. Ayos ang buhay nyo. Kasi nga nakatikit kayo eh. Eh kami, hindi naman kami humihingi sa inyo eh. Hindi naman kami namumulestya eh. Kami aminulestya nung araw na walang-wala kayo. Alam mo yan. Ay na ako. Tuloy. Sabi ni Librado Ludovico, Sir Roque, kakanta po. Sir Roque, kakanta po ako. Smile through your heart is aching. While though your heart is breaking. Joke lang po. Talaga to si Librado Ludovico. Shout out, Ron Jelly. Joral Jelly, anak ah. Joe Flores, my friend. Shout out. Nasaan ka na ba? Mukhang malalim ang sisid mo ah. Menopause na. Brother Eli Asistio, shout out ah. Alam mo, meron ako mga kaibigan na mayayaman. Dito, mga Chinese, ha? Buhay pa sila, tapos na lahat. Nahati na nila ang dapat sa mga anak nila kung kani-kanino. Pantay-pantay yan. Kaya ikaw, grasya kay ginagawa mo, tanga yung magulang mo eh. Hindi mo nakikita yung imahe mo. Masyado ka ng vulgar dito sa Itiyage. Kalat ka na eh. Yung ginagawa mong kahayupan sa kapatid mo, kalat ka na. Oo. Pwede mo na yung madali lang. Sorry. Isang sorry lang. Mababago ang imahe mo rito. Ang pangit eh. Ang labas mo, ganid. Ang mga magulang mo, tanga. Meron ba magulang pamamana mo lahat yung kayamanan mo sa doon sa pinakamayamang anak? Hindi ka, ang tawag mo, rumbaliw. Ha? Tuloy. Nagpapatawa si Librado Ludovico, Sabi niya, ang nagpapakataas ay ibabagsak ng Panginoon at ang nagpapakababa ay itataas ni Lord. Kayo yun, Sir Rox. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. June Lagon, my friend, shout out. Eman Iscalona. Dolor Garcia, my friend, shout out. Amy Bingson. Sabi ko na nga pala ito. Sige, ano pa yun? Mirna Regalado. Adoracion, Dimaranan, shout out. Sabi ni Librado Ludovico ulit.
Grace gising. Nasa pagkakatulog, baka hindi ka magising. Walang magagawa ang pera mo. Ha? Ramon Oclare, shout out, sabi ni Ramon. Isang ligtas na gabi, Carox, at sa lahat, food for thoughts. Sibong atapang atao, laban ka Dennis Cornejo. Si Bantag, atapang atao, sa ilalim ng malaking anino, Dabaw. Lupit mo. Si Pren Amy Bingson, ang sabi niya. Ang buhay ng tao ay parang gulong, Karoke. Malay po natin, bukas makalawa. Ay kayo naman ang biglang nasa itaas. Kaya ho kayong masyadong, wag ho kayong masyadong magpapa-high blood. Sige ho, papangit kayo niyan. Alam mo, no? Sa totoo lang, pag naiisip ko itong napuntahan ko, nadilibang ako na yung stress ko sa nangyaring kahayupan na ginawa na itong kapatid ng asawa ko sa amin, parang sabi ko, may purpose yata si Lord eh. Kasi kung naging ano to, maayos, wala ho ako sa vlogging, wala po. Maari inaasikaso ko na paunla rin yung mamanahin ng asawa ko. Oo, para sa maiiwan namin mga anak ko. Yun ang plano. Oo. Pero walang yahoo sila. Si Pren Aimee ulit. Sabi niya, iba naman ang istorya naming magkakapatid. May tatlo kaming kapatid sa huli. Pero minahal namin sila ng buong buo. Ang lupa namin ay lupa ng nanay at tatay ko. At tutuusin, wala silang karapatan kung ano ang meron kami kasi pera ng mga magulang ni nanay ang pinambili ng lupa namin. Pero pati sila ay binigyan ni tatay ng parte. At hindi kami nagreklamo kung bakit binigyan sila ng parte kasi mahal namin ang mga kapatid namin sa huli. At isa pa, hindi natin madadala sa hukay ang pera o kayamanan na meron tayo. Tama ka dyan, Prince Aimee. Sana ganyan ang isip na itong kapatid ng asawa ko. Wala. Sabi ni Angelina Mendoza, how many kids you have? What is your wife's name? Yeah. Meron ako apat. Apat na lalaki anak ko. Ang asawa ko Cecilia Chingsay. Oh, expectation. Oh, yun. Ah, Angelina Mendoza. Lynn Padapadas Jones, shout out. Sabi niya, when it comes to rape, you must get a rape test DNA right away because his DNA will be your evidence that no one can deny, sabi ni Lynn Padapadas. Yung tungkol ito sa kaso kasi yung vlog ko ito, yung comment nyo ito, yung vlog ko dun sa kay Bong Navarro na nabigyan ng nanalo yung petition for bail nila, nabigyan siya ng para mapag-bail. Nag-grant yung kanyang petition for bail, ha? Lynn Padapadas Jones ulit, oh. In the Philippines, you can buy your freedom if you have money. Just like Imelda Marcos said, there is nothing you cannot buy in the Philippines. Money talks, people walk, period. The only people that get jailed is the poor. Tama ka dyan, friend. Ha? Sumagot si Teresita Gildo. Welcome to the club, Teresita Gildo. Masaklap na katotohanan sa bansang Pilipinas. Bumoto ng matinong presidente yung mga puso para sa lahat. Hindi yung pera ang gustong alagaan. Oo. Raul Villanada, shout out, sabi niya. Pag ganyan, makalaya si Bong Navarro, mahina ang ebidensya laban sa kanya. Tama. Kaya nga, alam mo ha, Raul Villanada, friend. Hindi pa tapos, wala pa sinasabi kung guilty or not guilty siya. Ha? Tuloy pa rin ang kaso, basta siya nakapag-bail lang siya. Kasi nga, na-prove nung defense na the evidence of guilt is weak, ha? Ngayon,
talagang ang hirap isipin ng korte eh. Dapat dinismiss na, evidence of guilt is weak eh, di ba? O ngayon tuloy pa rin daw. O, kaya eto, mga boss, pag si Bong Navarro eh nasintensyaan pa ng guilty beyond reasonable doubt ng korte, makina napatunayan ng defense ng the evidence of guilt is weak, eh alam nyo, itong si Bong Navarro, pwedeng ilagay ito sa Guinness Book of Record. Isa sa pinakamalas na lalaki sa buong mundo. Oh, yun lang ho yun, ha? Oh, kasi paano nangyari, di ba? Ako gusto ko yung nangyari. Kasi kung the evidence of guilt is weak, bakit pa nagkaroon ng probable cause? Eh, dismiss na nga sa lower court at saka Department of Justice. Biglang pagdating sa Court of Appeal, sabi ng Court of Appeal, the evidence, may probable cause, warrant of arrest. Ganun na nangyari. Ngayon, eto na naman, no bail recommended, rape. Oh, eto na naman, napatunayan ng defense na the evidence of guilt is weak, kaya nag-grant yung kanyang petition for bail. Ayan na nangyari. Pero hindi pa nga po tapos. Ayon kay Attorney Enzo, ayoko, nasabihin ko na, kasi Attorney Enzo na nagsabi, tuloy pa rin ang kaso ni Bong Navarro. Pero ako, umaasa ako na kung ganyan, eh mapapalaya. Madidismiss, maano, na wala siyang kasalanan. Madidismiss. Kasi nga, the evidence of guilt is weak. Ganun lang ho, kasimple. Eh, pag biglang sasabihin ng korte, sisintensyahan siya ng reclusion perpetua because of, guilty beyond reasonable doubt. Eh, ewan ko na, hindi na ako kaya isipin ng utak ko kung anong klase itong korte. The evidence of guilt is weak na nga. Eh, tapos biglang magiging disintensya ng korte. Guilty beyond reasonable doubt. Ewan ko na lang. Pagdasal na lang natin si Bong Navarro at mga boss. Manaig ang katotohanan. Oh, ganun po yun. Evelyn. Shout out Evelyn 871. Welcome to the club. Ano? Nag-aalis ng takip sa mata si Lady Justice kapag nakakaamoy ng pera. Patay na yan. Ano ba yun? Ferdinand San Juan. Shout out, ha. Good evening po, Carox. God bless po. God bless, Ferdinand San Juan. Julieta. Debilia, welcome to the club. Boss, niya, boss, mabait din po kayo ah. At pagdating sa pera, pinag-aagawan may kapatid na ganyan, ganit po at makasarili. Basta po sir, laban lang po ah, sabi niya. Totoo yan. Jeventura, shout out ah. Leon Espinosa, shout out. Greedy, sabi niya. Sabi ni Jeventura, huwag mo masyadong dibdibin yung problema nyo ng hipag mo. Baka tumaas ang BP mo, Sir Rox. Yun na nga eh. Kaya nga parati akong meron akong ganito oh. Parati kong tinitignan yung BP ko kung tumataas. Sabi ni Roberto Lanusa. Shout out Roberto Lanusa, sabi. Carox, ang lahat ng mana sa magulang ay mapupunta sa abogado, sa kakapuspon. May kaibigan ako na ganyan ang kaso. Yung properties na pinag-aagawa napunta sa abogado, konti lang natira sa magkakapatid. Patay tayo dyan. Jose de Leon, sumagot. So yung property nila ang pinambayad at ayun, ang hindi nila naiisip at sila ang nawalan. Totoo yan. Eh ako eh, alam ko naman eh, kung ano ang galaw mo eh, bilang abogado eh. Karamihan mga nagagago lang, kumisang yung mga abogado, luko-luko rin eh, ba? Pag alam nilang tatanga-tanga ka, talaga sasamantalahin ka. Dapat magtatanong ka rin, bakit ganun, torne? Mga ganun. Oo, huwag kang bawa ka lang ng bawa, maski ano sabihin, komo abogado. Mali naman yun. Diba? Ako, nagtatanong ako eh. Kasi maski pa paano, may alam din ako eh, sa galaw ng tao eh. Oo, mga boss. Bakit ganun? Gumagano ko eh. Karapatan mo yun, abogado mo siya eh. Binabayaran mo siya eh, diba? Oo. Gaya nga na sabi ni Brother Eli Asistio,
binabayaran lang natin sila para sila mag-isip para sa atin. Eh, pero kung iba iniisip pa nila, binabayaran na sila, iba pa nasa isip nila, eh, ibang usapan na yun. Oh, baka makarma yung mga abogado pag ganun. Nagbabayad na, pinagsasamantalahan nyo pa. Diba? Sabi ni Jay Ventura, sana bumalik na agad si Bong bukas sa Showtime para lalong masaya. Oo, oh, baka. Sabi ni Benjamin Siyaw, talagang ganyan, Sir Rox, paano siya magkakapag-donate? Kung talagang ganyan, Sir Rox, paano siya makakapag-donate kung wala siyang asset? Tuloy labas sinungaling. Basta, Sir Rox, lagi kang magpatawad. Tignan mo kung sino ang makakatingin ng diretso. Hindi pa sa ngayon. Mabilis ang karma. Baka sa ospital lang maubos yan pag alis niya. Baka kahit underwear, wala siyang suot. Di siya sanay nang wala, kaya ayaw ibahagi. God bless sa kanila. Karma is in the corner, sabi ni Benjamin Siya. Totoo yan, ha? Jay Ventura ulit, oh. Saan mapupunta kaya ang 1 million bail ni Bong Navarro, Sir Rox? Yung 1 million bail, ano yan? Pansamantalang kabayaran muna yan habang hinihiring yung kaso. Pero pag nanalo na yung kaso, ibabalik kay Bong Navarro yung 1 million. Oh. Alam ko yan, eh. Pero sasabihin ko na, sabi yan ng mga abogado ni Atty. Enzo Recto. Shoutout, Atty. Enzo Recto. Jay Ventura ulit. Weak naman talaga, Sir Rox. Hindi naman yan mababasura noon kung hindi weak ang kaso na yan. Tama. Eh, problema nga, Jay Ventura, eh. Nabasura na nga, eh. Biglang eto ngayon, after how many years, sabi ng Court of Appeal, makakita siya ng probable cause. Patay tayo dyan. Binaligtad yung desisyon ng yung nabasura, binuhay nung Court of Appeal. Oh. Bibian Seremo, shout out. Sabi niya, Sir Rox, pagpapatawad at pagmamahal ang kailangan. Oo, madali naman kami magpatawad, eh. Alam mo, Bibian, napakamaunawain kong tao. Napakalawak ng pangunawa ko. Kaya hindi nga ako masyadong napapaaway. Pag medyo kaya kong unawain, eh, pinalalagpas ko na lang. Lalo pag alam kong mukhang may sayad yung galaw. Hindi ko na pinapatulan dahil ako, katwiran ko ano, eh. Alam mo na may sira, kapatulan mo pa. Di masira ka, di ba? Ganun. Oh. Pero itong sitwasyon nito, mga kapatid nitong asawa ko, eh talagang parang nahihirapan akong unawain. Ha, Bibian? Oo, nahihirapan ako. Kaya parati nila akong, Lord, tawag nila ako ng tawag sa kanya. Oo. Sabi ni Jay Ventura, kaya masaya sila Vice sa Showtime kanina. Oo. Bibian Saremo ulit, oh. Sir Rox, sa huli, ang pagsisisi niyan. Tama ka dyan. Reynaldo Gonzalez, sabi ni Reynaldo Gonzalez, oh. Shout out, Reynaldo Gonzalez, ha. Ang hirap ngang tantsahin at isipin, desisyon, korte nga, eh. Korting pera. Lahat lusot, kahit may gusot. Kaya batas, lutas, kahit may butas. Tama ka dyan, Reynaldo Gonzalez ka, ha. Bibian Saremo ulit, oh. Sir Rox, isa lang naman ang dahilan dyan. Pera-pera lang yan. Tama ka dyan. Aida Dumbrige. Welcome to the club, Aida Dumbrige. Only in the Philippines, sabi niya. Nits Arendondo, welcome to the club, sabi niya. Don't worry, mga swapang, malungkot yang i-pray ninyo na lang sila. Ang masarap lang ay kasama natin si Lord. Naawa ako sa hipag mong inaaway kayo. I will pray for you so that grace will love your wife. Sarap buhay kasama si Lord. Believe me, you are blessed. Just read the Bible. Psalm 23, dyan, makita mo. Mag-iiba ang hangin. Alam mo ba, Nits, ha? Yang sinasabi mo, nahipag ko. Basa pa ng basa ng Biblia yan. Oo, totoo. Ewan ko ano binabasa niya, anong klaseng Biblia na basa niya.
Baka Biblia ni Taning, ha? Sabi ulit ni Nitz Arredondo, yung may panglagay lang ang mananalo, sabi niya. Ang daming ang ni Nitz, ha? Nitz Arredondo ulit, ha? Sana kunin ni Chong si Attorney Kwan Sing kasi magaling na abogado yun. Actually, dapat di makulong si Bong kasi many years binubog pa siya at pati ari yata niya ginulpi. Tulungan ninyo naman si Bong. Sabi ko, mag-Bible siya. Yun lang ang makapagliligtas sa atin kay Lord na lang tayo, sabi niya. OG Castañeda, shout out, ah, sabi niya. May stress lang kayo. May stress lang kayo. Bigay mo na lang kay Lord. Siya na ang maniningil. Tama ka dyan, OG, ah. Pero alam mo kasi ka, OG, kung yan. Hindi mawawala sa isip ko yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha, OG? Elizabeth Iscare, sabi niya, good evening, Xerox. Tungkol naman ho dito kay Bong Navarro. Nakakataka talaga kung bakit nabuhay ulit ang kaso niya. May gumagawa talaga ng pailalim dyan, Xerox, para may malakas at maimpluensya sa kaso niya. Bakit kasi ganito ang korte sa atin bansa? Pabago-bago, guilty na, nawawalang sala pa. Ano yun? Ang gulo-gulo? Oo, ngayon tapos hindi. Wow, only the Philippines lang yan, sabi niya. Totoo yan, Elizabeth Iscari ka, ha? Sabi ni OG Castañeda ulit, oh. May kapatid, OG Florentine, shout out my friend, ha? June Gabriel, shout out. Pa. Tom Bakay, my friend, ha? Steve Agabaw, shout out. At sa mga taga OPD, yung nasa rescue, shout out sa lahat sa inyo, ha? Lalo-lalo na kay Dada Alindada. Ang galing magmaneho. Oh, mabilis pero maingat. Ha? Sabi ni OG Castañeda, may kapatid talagang ganyan, ganid. May kapatid din akong ganyan pero pinabayaan na namin sa amin nga lupa at bahay. Ha? Inilagay niya sa pangalan ng anak niya ang bahay at lupa ng magulang namin. Sa amin, bahala na ang Diyos sa kanya. Oh, eto kasi, OG Castañeda, hindi ganun lang ito. Hindi ganun lang to. Malaki to, eh. Million-million nga, eh. Oo. Sabi ni OG Castañeda ulit, oh. Impluensya at pera. Napakagaling yan. Money can buy everything, especially justice. Totoo yan. Si Kalatni, oh. Sabi ni Kalatni. Good evening, Karoke. Inuumaga man o ginagabi, tirahin mo, Karoke. OG Castañeda ulit, oh. Hindi ba Korte Suprema ang nag-dismiss ng kaso? Ibig sabihin, mas magagaling ang Korte, ang Court of Appeal, hindi kaya mayaman kasi si Cedric Lee. Hindi naman Korte Suprema ang nag-dismiss. Lower Court ang nag-dismiss at saka itong Department of Justice. Ang Korte Suprema, OG, yan ang pinakamataas. Pag yan ang nag-dismiss, eh wala na. Gaya nangyari kay Visconti Massacre, oh. Guilty. Pagdating sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, lack of probable cause, dismiss the case, patay. 15 years nang nakakulong sila, Hubert Webb. No. Mantakin mo. Kaya kung minsan nag-uusap kami ng kaibigan ko, abogado, ano ba? Ang gulo. Mantakin mo, 15 years naghihirap sila, Hubert, wala pa lang kasalanan. O, dapat bayaran sila ng gobyerno. Dahil pangayong nag-convict sa kanila, ganun ba yun? Oh. Yung mga huwes na nagsabing guilty beyond reasonable doubt. Oh. Mantayon, 15 taong naghihirap sila, Hubert Webb, sabi ng Korte Suprema, walang kasalanan yan. Ayok ng pating. Oh. Ganun yun, eh. Kaya pag-uusap kami ng abogado, eh. Sabi ko, eh. Pare ka ako. Di para sinabi ng Korte Suprema, lahat kayong dinaanan itong kaso ng Hubert Webb, mga tanga kayo, mga bobo kayo. Walang kasalanan yan. Laya! Ganun, kaya po, ang hirap, eh, no? Oh. Sige nga, mga boss, alam ko matatalino kayo, eh. Sabihin nyo nga kung mali ako.
Sabi, guilty. Sabi, guilty. Pagdating sa Korte Suprema, wala! Mga tanga kayo. Parang ganun eh, di ba? Laya sila, Hubert. Ito naman, iba nangyari kay Bong. Hmm? Sabi, walang kasalanan. Department of Justice, walang kasalanan. Oh, pagdating sa Court of Appeal, may kasalanan. May probable cause yan. Pwedeng may kasalanan yan. Oh, naglabas ng warrant of arrest. Na-aresto siya. Oh, para sinabi ng Court of Appeal, mga bobo, sa Department of Justice, mga tanga kayo na nag-imbestiga rito, na walang probable cause, meron. Ganun eh. Oh, anak ng kamote, sasakit ang ulo. Kaya kung minsan ano, mga boss, meron yung mga judges na binabaril. Kasi meron din yung mga abogado na pinapatay. Kasi sa halip na maipanalo nila yung kaso, na ilalaglag nila yung kaso. Eh anong gagawin mo? Kung alam mong wala ka kasalanan, oh, kumuha ka ng abogado, eh, lalo kang nadiin. Anong gagawin mo? Oh, makakaisip ka ng hindi maganda. Sa halip na, makukumbig ka pa, ikaw nga. Oh. Oh. Di ba? Kagaya nangyari kay, ano ta? Yung sa Visconti Massacre, yung matanda, nag-iiyak. Oh. Sino ang may kasalanan? Sisigaw eh, pinuto, awang-awa ako eh. Lauro Visconti, awang-awa ako. Sino may kasalanan? Miguel Soriano, shout out. Sabi niya, ingat kayo mga kalalakihan, matinding magalit ang mga babae kapag pinahiya ng lalaki. Kina-challenge nila ang inyong mga misis kung kaya niyong iwan ang inyong pamilya, ganyan ang ugali ng mga babaeng kalye. Kung hindi kayo kulamin yan, kasong rape para makaganti. Ganun. Erlinda Alog. Welcome to the club, Erlinda Alog. Di ho nakapiring, nakasilip, makapangyarihang pera, sabi niya. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po, tay, at magandang buhay po lagi sa lahat. O, magandang gabi, magandang buhay. Ingat ka dyan sa South Korea, no? Oh, nakabasa ko na ho, nakapag-collab tayo, nakapagsaya ako, nawala ang stress ko dahil sa gaganda ng commenting nyo. Salamat ho. At naniniwala kayo sa sinasabi ko. Eh, mister, sa totoo lang naman tayo eh. Diba, mga boss? Oh, tsaka yung iba, nakakaano, may ganun din sila mga nangyari sa kanilang buhay. May mga ganun din, no? Ay, nako, mga boss. Good night. God bless. Basta ganun lang. Huwag tayo makakalimot tumawag sa kay Panginoon. Pag bumigay ka, wala eh. Tignan mo si ano. Kakapagtaka. Si Ricky Recto. Naalaman niyo na po ba yun? Nabanggit ko yata kahapon. Patay sa sarili niyang bahay. Labista yata. Mayaman. Bakit yun? Parang suicide. May tama raw ng baril. Napasukan nila sa kwarto. May hawak na baril. May tama sa dibdib. Bata pa ho. 60 years old lang. Kuya ni Ralph Recto. Dating ex-vice governor yata ng Batangas. Bakit ganun? Ano? Kaya kung minsan, yung pananampalataya kay Lord, oh, kailangan talaga matibay. Ha, mga boss? Wag na wag kayong magkukulang. Baka pasukin ng maligno yung utak niyo. Isipin mo yung gano'n. Kikitilin mo sarili mong buhay. Ano problema nun? Mayaman yun. O, diba? Mantala iba dyan. Halos wala nang malamon. Hindi pa makaisip magpakamatay. Paano? Niniwala sila kay Lord. Diba? God bless. Good night po.